na guys, ang ating tirang munggo na may may kalabasang dinurog, na may buto-buto ng baka. Diba kahapon wala tayong malunggay? Ito kanina, kumuha ng malunggay si Louis Boy. So, see, parang bagong ulam siya dahil may malunggay na siya ngayon. Ayan, o, diba? Tapos nilagyan ko lang ng konting tubig. Dahil kasi lumapot siya dun sa ref. O, diba guys? Pakukuluin lang muna natin yan. Meron na tayong ulam. Tapos nag-aantay na si Mr. Tilapia. Ito yung natirang danggit kagabi. O, kahapon. Yeah, kahapon ng hapon. Tapos ito, tilapia. O, diba? Bagong ulam. Tapos may bagong sinaing. Hello, world! Moses. Sorry, guys. Sorry, friends. Hindi ako masyadong makapagsalita. Masakit pa nalang muna ko. Pero gusto pwede pa rin yung kaintuhan. Pero pwede ko kumain. Kain lang siya. Ako, tuhan. Kain, tuhan. Kain, tuhan. Siya lang magkukwento. Nabusa na magkwento. May bumili kami guys kanina ng tilapia. Magkano yung tilapia? 2 kilo? 300. 300 pesos, bali. 9 pieces na ganito lang siya kaliliit. Ayaw namin ng malalaki. Yeah, yung gandang size. Ayaw ko naman masyadong malaki. Ito oh, yung nakita niyo yung ano, yung natandaan niyo yung ano natin, munggo. Ito. Tapos, nag-harvest ako dun sa ano, dun sa tanimang ko ng malunggay. Sa taniman doon niya. Inangkin na nga niya yun, di ba guys? Ito suka, pero kung gusto mo ito. Ito hindi, guys, ito, gusto ito, ko ito. Ito lang. Suka lang ako. Ako gusto ko chili mansi na malukhang siya guys, magi sabon. Pagka sa munggo tsaka isda, gusto ko ano. Ang tawag dito? Suka. Kaya yung tostado nga. Lahat yung tostado. Ito malaki. Maliit lang. Ito medium. Ayan. Kain tayo, kunin nyo. Ito yung danggit ka hagawin. Nag-pray na ka. Nag-pray na ba tayo? Hindi pa. Thank you, Lord, for this food. Thank you for all the blessings. Thank you for this blessing, dear Lord, that we can partake. May this will give us good health and strength. Bless anybody and everybody that's supporting us, dear Lord, viewing us right now. We pray, heal them when if they have any sickness or any diseases. Guide us all, dear Lord. Help us be a blessing to others. Bless our families and forgive us our sins. In Jesus' name, amen. Amen. Kunin nyo na yung pagkain nyo. Kain na tayo. Kahit binagdagan ko ito ng tubig na ano pa rin, oh. Lumapot. Eh, may kasi may kalabasa. Lumapot ko siya. Dinagdagan ng tubig yun eh. Sarap ko lang. Malunggay. Malunggay guys. Malunggay is healthy. Healthy food. Super food yan. Malunggay. Moringa. Other name is Moringa. Hindi pa pala nabuksan ito. Nag-charge pa ng battery. Pasensya na kayo, ha? Battery, guys? Nag-charge pa siya ng battery. Kain muna tayo. Kunin niyo pagkain niyo. Ang sana pwede lang masyero. Nagtira ko kahapon. Nadanggit. Linis siya ng tapon. Bumili din kami guys ng rakatan, malaking piling, at saka saba. Mahal din, 460. Ewan kung makamang kilo, basta 460 silang lahat. Ayun. Mangga, ano? Saging lang ng rakatan? Kaka saba? 450? 460.
460? Mm-hmm. Ano yun? Mahal. Bakit naman ganun? Eh kasi per kilo eh, ang bigat niyan eh. Mahal siyempre dyan. Wala siyang artist. Tanong ko sa kanya. Wala siyang artist. Sabi niya kasi malangaw ang artist. Sabi niya. Eh, masiseran pa naman ang mga customer ko dyan sa Metro Beach. Sabi ba naman? Masiseran daw. Sabi, bakit sabi ko nila langaw? Sabi niya kasi matamis yung artist. Madaling ano yun ang langaw. At saka yung artist, di ba, nagka-crack, guys? Pag hinug na, nagka-crack. Kaya malangaw. Sabi ko, saan kaya ko makakabili? Sabi niya sa Pampang. Sa market daw. Fruit stand, marami siyang, ano, may grapes, may... Mag-antay lang tayo, merong blessing na darating na artist. Bakit? Magagaling kayo namin. Ha? Napaminig pa. Tsaka kay Mariel. Baka hindi rin, hindi rin sila nagtitinda. Tapos parang madali yatang mahinog ang artist. Para manulugi. Hmm? Para sila manulugi. Siguro kung mabilis mahinog. Ay, hindi kami share ngayon ng baso, guys. Mm-hmm. Ayaw niya makipag-share. Ako mo nga. Ayaw niya ubuhin ako. Mahirap na eh. Ako na lang magkasakit. Good. Cheers na lang tayo. Thank you. Cheers na lang kami. Cheers! Kalamansi ito, guys, ha? Kalamansi juice. Meron pa kami dyan, guys, yung ano, lime na piniga ko noon. Sa freezer. Hindi ko pa nagagamit. Freezer siya, hindi masisira. Lime. Galing sa puno ng mga pamilya Tayag. Engineer Jess and Cell Tayag. Galing. Pero naka-juice na yun. Naka-ano na, napiga na. Naka-juice na. Nasa malilit na nasipla. Gusto mong sausawan. Or juice, ano na. Naman to? Chili mansi pero kulang sa asin, pinalagyang suka. Buhay pa ito kanina, guys. Ang tilapia, buhay pa. Yung nabibili dito, buhay pa. Dalawa yung bilihan namin. Mm-mm. Dito sa kanto dito. Tapos isa doon sa may... Malapit sa... Bago dumating sa Jollibee. Malapit sa bakery. Nag-iihaw din lang kung gusto mo pa-ihaw ko yun. Gusto mo mag-iihaw? Nag-iihaw sila. Pero kami pinalinis lang.
Kaya niyan guys, kaya hindi kami nakakapunta na ng Pampang, yung public market, yung ano, wet market. Dahil nga, isa-isa isda, may nang bibili na kami. Ang dahil ko pa kanin, no? Karne, hindi kinakain. Sige, kanin ko. Naparami yung kanin ko. Naparami yung kanin ko. Lumay lang yan. Habang may kanilang malunggay, nanonood ako ano, mga movie sa YouTube, mga TV show. At ngayon, nasa YouTube na, di ba? Balita, teleserye, movies. Nasa YouTube na lahat. Nahanapin ka. Kaya wala kaming cable. Both ABS-CBN, GMA, kung ano pa mang channel, nandiyan na sa YouTube. One less bill. Walang, ano, cable. Internet lang. Tanggal na sa buto. Ito rin buto. Ito yung pala yung buto mo. Parang na ano rin yung panlasa ko, affected? Siyempre, may sipon ka. Dami namin saging. Prito ko yan bukas. Lalaki ng saba. Eh, ba't hindi, ba't hindi naman 460? Isang piling lang ng saging, isang piling lang ng saba. 460 guys. 463 actually. Pagtayo mo, kunan mo. Para mapakita mo sa kanila. Marami naman. Kasi per kilo eh, mabigat yun eh. Dapat, pag bibili ka niyan, pag sinabing per kilo, hindi magkano ka mo isang piling. Kilo nga. Kinikilo. Kahit sa wet market, kinikilo din. Hindi mo pwedeng per hindi na, dating unang panahon. Per piling. Kahit sa pampang ah. Kinikilo. Hindi ka na ba? Doon sa binibila natin sa loob o doon sa may lapit sa parking, kinikilo din doon. Last time punta sa Pampang May pa. Marami kami pinamili kasi parating silang mga pamilya. Ate Sen, happy birthday! Ito ang tumasya na alala mo daw birthday niya. Kung bibigay ka ba sa ito, maaawa ka? Hindi naman siguro. Hindi mo naman nilawayan.
Pwede yun. Nagka, kumukot ako. Immune na ako dyan. Lagay mo dyan. Ate, happy birthday, ha? Wala akong maihahandog sa iyo ang kaarawan kung hindi ang bukod tangin puso kong umiibig at nagmamahal sa'yo ng tapat. Maligayang kaarawan, mahal kong kapatid. I love you. Sila men, nakabalik na kaya? Saan mo sila? Sa Spain or somewhere? Parang ang kakain ko. Ano yung kakain niya? Ano yung pilit eh? Hindi ko makain yan daw kasi. Nga, paamit nga. Kapiraso. Damgit ito. Mm. Ha? Okay. Kawa ka na. T-shirt ko, guys. Proud Union Nurse. Binigay ng union nun. Yes, she's so proud. Campbell. 2023. Time nung ano. Contract. Pagbabago ng contract between labor and management. Laki mo, tunay ko. Maganda rin yung may union, ano? Oo, kasi nire-represent kayo. Dahil, ay, hindi pala ako pwede mag, ano dyan, mag-chow-chow. Dahil kasi, ah, na kahit negotiate sila sa mga sweldo, benefits, kaya maganda ang benefits ng Kaiser, eh. Dahil may union. Kayo may union din, ano? Tsaka gana, wala akong masyadong gana. Alam nyo ba kinain ko whole day? 3 breads, tatlong pandesal kanina. Bakit tatlo lang ano ang kinain mo? Mm-hmm. Bakit tatlo lang? Hindi mo na po lang, 5 yung iniwan ko sa'yo. Kaya hindi ko lang, binalik ko, hindi ko too much na 5. 4 pwede. Parang wala akong gana. I lose my appetite. Oh. Baka may COVID ka. Taste. Ay, may COVID ka na. You lost your taste. Lagi akong lagi akong ginagabayan ni Lord. Malakas ako kay Lord. Inom ng tubig. Yun, malakas ako sa tubig. Excuse. Kahit wala akong ano, sipon o ubo, malakas ako sa tubig. Ano guys, kinain nyo? Pinakaano ko nga eh, di ba? Yung 750 ml sa umaga. Pinaka, ano ba, pasakalye sa tubig. 750. Intro. Yun. 750 ml na tubig. Sa umaga. Eh, yung tinik ko ngasok sa ngipin ko. Hindi matatanggal yan mamaya magpag nagtutalo ka ng dental floss. Ito lang ang ngipin ko. Sumikip. Pero yung pag-inom ng tubig na marami, hindi para sa lahat, ha? Mm-hmm. Pagka may difference siya kayo sa ano? Heart, lalo na. Kailangan lagi advice ng doktor. Hindi ka pwedeng mag water therapy ng pagkadami-dami. Malulunod ang katawan mo, ang puso mo, ang lungs mo. Hindi pwede. Hindi para sa lahat. Ayan, kinonsulta naman niya sa doktor niya. Tungtuwa ang doktor niya. Pero may mga sakit kayo sa kidney, na nakadialysis. Kayo, lalo diba, limitado ang tubig. Lalo na sa heart. Pag may sakit sa puso, congestive heart failure, hindi pwede kasi magmamanas kayo, hindi mo mailalabas ang tubig. Kaya lagi i-consulta sa doktor. Sa kanya,
it works for him, pero hindi para sa lahat. Kasi nung ma-ano kayo, ma-research ko yun, tapos sinabi ko sa doktor ko, sabi niya, yeah, fine, you're fine. Go ahead. Kidney function niya okay. Heart niya okay. So, sabi ng doktor, okay. Thank you, Lord. You can do it. Kaya, talaga sobrang pasalamat ko sa Panginoon. Wala akong ano, wala akong sakit. Wala akong sakit sa tuhod, balakang, yung mga ganon. Awa ng Diyos talaga. Thank you so much, dear Lord, for giving me good health and strength. Amen. And to my family. Wala ako noon yung sakit sa tuhod, balakang, likod. Wala. I can move. Ako pag matagal ako naupo, magtayo ko, aray. Exercise yung mga pero laki ng difference na nandito na ako sa Pilipinas kaysa doon ako dati sa yung mga maybe yung last na taon, last year namin sa Amerika. Mas lalo sumakit sa mga excuse. Mga ano ko, mga buto-buto. May winter pa. Pero dito, okay siya. Na-lesson, di ba? Oo. Oh, oh. Kasi sabi ko sa iyo, di ba, pag dating natin sa Pilipinas, mawawala yan dahil kasi, ano dito, humid eh. At saka dito, pinapawisan dry. Ka. Wait nga, dry. Pinapawisan ka. Papawisan ka, tapos, yung temperature ng body mo, hindi katulad doon, yung temperature mo malamig, yung katawan mo, kaya parang, you know, na napifreeze. Tsaka doon kasi, kumbaga, kahit busy ka, physical na trabaho, pero hindi ka parang pinapawisan. Nasa aircon ka, paglabas mo trabaho, pasok ka sa kotse, naka-either aircon ka or heater, depende sa panahon. Pagdating mo sa bahay, ganun din. Walang pumunta ka ano, sa department store, ganun din. Wala kang ano, wala kang... Excuse me. Wala, ibang weather. Dito napaparami inom ko na tubig kasi nauuhaw ako dahil kasi mainit. Kasi doon pagka doon hindi ako masyadong mainom ng tubig doon dahil kasi pag malamig, hindi ako makainom ng maraming tubig pag malamig ang panahon. Sa trabaho, laging aircon. Pagka summer, aircon. Lahat ng puntahan mo, punta ka ng mall, punta ka ng department store, punta ka ng hospital, lahat. Pagsakay mo sa kotse, naka-aircon ka. Pagka summer, ha? Pagdating mo sa bahay, ganun din, aircon. Pagka namang winter, heater. Alis ka sa bahay, naka-heater. Sakay ka ng kotse, naka-heater. Pasok ka sa mga department store, mga naka-heater. Kaya ano? Parang, kumbaga, hindi natural. Yeah. Hindi natural na temperature. Excuse. Kaya, yung normal, hindi normal. Eh dito eh, lumabas ka lang dyan eh, papawisan ka na eh. Mm-mm. Eh lalo na pag kayo mag dumbbell lang naman, at saka barbell. Saka dumbbell. Push up. Yun ka lang, galing ka sa dito sa loob ng bahay, pupunta ka lang sa kotse, pagpasok mo sa kotse, pawis ka na. Pero masarap na feeling yung mapawisan ka. Pagka nga ano, dinala ko yung mga ano, nagdala ako ng mga pang-exercise, yung mga tight. Hindi ko na susuot. Kasi init. Yung parang mga leggings. One time lang na gininaw ako, nung yung maulan na pumunta tayo sa Marquee Mall, naka-shorts lang ako, tapos medyo na may payong kami. Nabasa ka? Parang konti lang. Yung parang sa, tapos papasok sa loob, aircon. Ayun, parang gininaw ako. Tapos yung mga tao, mga naka-turtleneck, mga naka-hoodie. Sabi ko, ay, pwede rin pala akong nag-ano, nag-tawag dito. Jacket? Sweater. Sweater or something, ano, kasi giniginaw ako dun habang nanukong sa loob. Lalo na pagdating ng mga November yata, December yan. December.
kakailanganin din natin yung... Meron naman kaming dala. Meron kaming dala. Pero hindi yung mga thick, ha? Hindi. Hindi, meron din tayong thick, ha? Ah, hindi. Pagka kasi pagka... nagpunta tayo ng kung sa Korea, kung saan. Oo. Oh, yun, nung pumunta kami sa Korea winter time, so may mga thick kami na... Kailan lang yun? A year ago. A year and a half ago. Dinala namin dito yun. Para just in case na magsasite trip or kami. Or just in case bumalik ka ng Amerika ng winter time, edi meron kang... Yeah. Jacket. Paglabas mo ng airport, meron kang jacket. Kaysa bibilihin pa natin. Eh, that time, bago lang bili yun kasi binili lang namin for the trip. Pero wala nang problema yun eh. Sabihin, pagka, pupunta tayo ng California, sabihin mo lang doon sa dalawa, dala nyo kami ng jacket, ha? Sabi ng dalawa, what kind of clothes should we bring, ma'am? Sabi ko, it's hot. Even though it's December, sabi ko, yeah. Still warm, pero just bring, ano. Sabi niya, okay, I'll just bring light clothing. Excuse. Tagal, parang tagal pa. Ng, ano? Pero, ano na lang yun? Dali na lang yun. Dalang buwan. Mas buti pa yung dating, wala pa silang ticket, para bang, ay. Hindi ko inaantay dahil kasi pwede hindi matuloy. Hindi matuloy dahil mahal o may silang ganap. Tsaka ngayon at least nakasiguro na kami na ano na wala silang commitment sa ano nila sa work nila. Mm-hmm. Walang hindi complicated. December, pag December mm-hmm. usually wala silang ano. Kasi mahirap mag-tour ng kasi noon inaano rin namin baka masabay pagka meron silang let's say concert ganun. Kaya December okay lang. Ano na lang dasal na lang na kung God's will 'yun dumating sila this time yun na nga nabook na sila. Ganun pa man siya pa rin ang nagano. Siya pa rin ang humanap. Ako pa rin ang hanap. Kami na yan, may tira ka pa eh. Ano? Yan, konti. Wala? Meron pa yan oh. Gusto mo pa pala, sanabi mo sana. Hindi na, okay na, isang set pa yan eh. Tsaka ito. Buti ang dating nila guys, tanghali. At least nakatulog sila sa plane. Pagdating nila dito, gising, tanghali. Sa gabi, matutulog sila. Hopefully sa gabi, makatulog sila. Kung hindi, manood silang movie dyan. O di. Kaya ang problema nung magkaya, let me go to Jollibee, hindi naman pwedeng sila lang pupunta, hindi sasamaan mo pa. Pero hindi, mga night person yun eh, dahil kasi pagka yung minsan nag-re-recording sila, ay, naku, gabi, gumaan na rin yung utak nila. Tsaka gabi gumagana yung utak nila. Pagka yung, let's say, mag-produce ng songs. Gabi yun, nasa ano na yan, nakapokus lang yun, nag-produce sila ng song. Sa naman yung pu-produce naman ng ano ng lyrics ng kanta siguro mas ano sila producer mas ano siguro yung isip nila sa gabi kapag mga ganyang edad diba sa gabi gising sa araw tulog hindi kasi ano naman eh iba naman talaga ang gabi dahil kasi alam mo ang gabi madilim alam mo na yun expected mo na madilim wala namang gabing maliwanag ano tapos sa ibang bansa sa ibang lugar oo. And then, ibig sabihin, yun nga, expected mo na madilim, mm-hmm. no? Tapos, walang ingay, yung bang ganon, parang ang sarap mag-create ng, let's say, magpuproduce siya ng, let magpuproduce sila ng music, tapos nakakapag-concentrate sila, walang maingay. Sabi ko kay Angel, sabi ko, baka na, ano, si Lilia, yung girlfriend niya, baka na, didistorbo si Lilia, pumapasok siya ng... Maga. Araw, ikaw, gising ka sa gabi. Baka na-disturbo sa, you know. Kasi minsan pag gumagawa siya, for example, bass lang lahat. Do. Eh ako nababother ako dati na malayong kwarto ko sa kanila eh, pero nababother ako. Sabi niya, eh, ma'am, si Lilia, hindi. Kahit na anong lakas ng tugtog, pag matutulog yan, walang ano yan. Walang, hindi na-disturbo. Sabi ko, salamat sa Diyos. Sila, yan dalawa, sinanay ko yan eh. Baby pa lang, pag-uwi namin sa hospital. Wala sa hospital. Patugtog ako ng sounds, malakas. Sabi ni Langga,
Bakit talagang lakas? Iya mukha ko para matuto ka ako nung ano, nung pagka natutulog, konting kaluskos, gising. Kako, haya mo. O kaya ano, ayun, hanggang sa lumaki sila. Kaya nung baby sila, kaya nagbabacuum ka, ingay, no? Nagbabacuum ka sa kabilang kwarto. Ay, sila wala. Kung tulog-tulog talaga silang dalawa. See? Tapos may party, kung may party, pag time na nilang tulog, kahit baby pa sila nung malaki, nung bata, ay wala, pag time na nung tulog, wala. Hindi sila nadidisturbo. Yun ang advantage nung, ano, nung sinanay mo sa maingay. Kasi sanay sila sa maingay. Kasi nga, nung pag mapatugtog ako, lakas. Lalakasan ko, music, ganyan. Bago dating tayo sa hospital, di ba? Hmm. Eh kasi sabi niya, kasi ang mga bata, di ba, pagka may baby sa bahay, uy, huwag kayong maingay. Tulog ang baby, tulog ang baby. Lahat, hindi tahimik, di ba? Magsalita. Bulong-bulong lang. Kasi ang baby natutulog sa amin, hindi. Hindi. Wala, may nanonood ng TV. May kung ano, basta maingay. Wala sila pakialam. Hmm. Tulog silang dalawa. Kaya lang, nung high school na, di ba pagka ganyang high school na puberty, ang hirap naman gisingin. Sabi ko na ako, ito na ngayon ang ano, ang side effect. Pag ginising mo, lalo pa si Chris, ay nako, ang hirap gisingin. Sumasagot, pero tulog. Hindi mo pwedeng iiwan mo. Ay, dahil kasi nako, hindi siya gigising, hindi siya magigising. Si Angel. Oo. May TikTok nga si Lilia eh. Nag-aayos siya, papasok siguro na siya. Yung alarm ni Chris, ring ng ring. Nakahiga, sa TikTok ni Lilia, siya nag-aayos siya ng buhok niya. Tapos ang alarm ni Chris, ring ng ring, si Angel tulog, nanganganga pa. Tapos yung aso dito, si Goma, nakaano, tingin ng tingin sa phone. Tingin ng tingin siguro si Angel. Dahil nag-aalarm. Ano si Goma sa bed, tingin na sa phone. Oh. Tapos kung pwede lang ganunin ko, alam lang siguro, pitin-pitin yun. Pero si Angel, sabi ni Lilia, tingnan mo, my boyfriend's, ano daw, alarm, wala daw effect, wa-effect na. Sabi ko, hanggang ngayon pala, ganun pa rin siya. Pero ano na, malaki na pinagbago niya sa alarm. Oo. Dati, kasi ngayon, pagka, di ba, pagka meron siyang appointment, meron siyang kailangan kausapin, yun ang ganun, eh, difference nun sa, let's say, sa New York, tatlong oras ang difference, yung ganun. Yeah, minsan, oh, bakit gising ka na? Oh, I have to talk to ganito, ganyan, ganyan. Manager. Kaya ano niya na, natuto na rin. At saka dati, pag nagta-travel siya na nervous ako kasi sabi ko, naku, paano kung hindi ito magising na tapos ang mamimiss ang flight, di magastos sa trabaho. O kaya sa airport. O sa airport, nakatulog. Pagka may layover, yung gano'n ba, tapos hindi, hindi niya na alam. Kasi pag natulog siya, parang mantika talaga. Pero wala naman, hindi naman. Natututo naman eh, no? Kung ano yung tinuro mo, natututo naman. Paglabas talaga namin sa hospital, magagaling namin, pinanganak siya, Pagdating sa bahay, no, pinatugtog ko yung ano, music. Lakas. Lakas. Ba't malakas, sabi niya. Ba't malakas, sabi niya. Kako, haya mo para masanay ng maingay. Kako, mahirap yung ano, yung bang, shhh, kamigay, natutulog yung baby. Shhh, kamigay, uy, huwag ka, shhh. Bubulungan na lang kayo. Ado, hindi, kako, haya mo para matuto. O, yun. Ganda silang dalaw, pareho. At saka siguro, kaya rin nahilig sa music. Baka. Bata pa, ano na. Baka bagong dating pa lang from the hospital eh. Mm-hmm. Music na kagad na ano nila eh. Kaya yun, lumaki sila ng ano, sa ingay. Pagka nagkakaraoke ko, wala. Baliwala sa kanila. Mm-hmm. Eh nasa itaas pa sila, di ang sound nun, pag ano, mm-hmm. No, sa taas. Yeah. Papanik sa itaas. Wala. Hindi sila, ano? Hindi sila. Tatawag niya naman siya. Makain na siya eh. sige guys, nagtatawag na yung anak ko. Ano? God first. Amen. Pangalawa kayo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Thank you so much. We love you all. No. Bye-bye. Para kung nalasing sa kinain ko. Delayed reaction. Again. Teka. One, two, three, go.
We love you all! Oh. Bye-bye! Hindi ko na i-edit yung part na yun para makita nyo na kung ano ang natural. Bye-bye, guys! Thank you! Maraming salamat sa mga comments. Please, paki-like ng ating video at paki-share. Kailan tayo magla-live pala? Ayun nga pala, itatanong ko sa'yo. Kailan tayo magla-live para masabi natin sa kanila? Try natin mag-live bukas. Hindi, wala namang ano nung... Ha? Ano naman? Masyadong sukol? Too soon. Short, ano naman? Short... Ay, kailan? Short notification naman. Anong araw ngayon dito? Ano ngayon? Martes. Lunes. Ano ngayon? Lunes. Martes. Let's make it to Wednesday. Wednesday at 10 o'clock. Philippines time. Philippine time. Yeah. Morning. 10 a.m. 10 a.m. Philippine 10 time. 10 a.m. guys. Live tayo, ha? If it will help them na, kasi ang iba kailangan nila yata gabi dito. Paki-comment. Pero we will do a live at 10 a.m. Wednesday, Philippine time. Wednesday, 10 a.m. Philippine time. Magano ako maglalagay ako ng ano, ng reminder. Okay? Ha? Thank you, guys. Merong ano, di ba? Meron na nakalagay premiere. Yung ganun, yeah. No? Oo. Para marinig, para ma-remind kayo, ha? Our second live. Oo. O, sige na. At para ano, para hindi tayo maubusan sa live natin. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you so much. We love you. Bye-bye. Bye-bye. Hugas pinggan. Hugas pinggan. Ay, eto pala, guys, yung ano? Saging. Teka. Ito, guys, oh. Ayan, lakatan. Isang piling na lakatan. Laki, di ba? At saka, isang piling na, ay, bigat naman pala nito eh. Kaya nga. Isang kaya piling na saba. O, tingnan pa. Yan, laki. Eh, kaya pala 460, pero ganun pa man, parang namamahalan ako dito. Pabibigat ko, gagawin ko sana pamay-pay, hindi pwede, oh. Ang dapat dito, yung ulo ko, igagano ko para ma... Mahihilo ka. Hindi ba yung pamay-pay ang ginaganon mo? Ito, ikaw ang gagano, no? Ang dami, di ba? Bakit ano? Lalaki pa. Kasi nang lalaki nito, oh. Hindi ka, kung ba't ang daan mong binili? Kasi yun ang pinakamaliit at saka pinakamaganda. Magkakasabay-sabay ng hinog yan. Eh, basta ikaw baga, prito, prito ko. Nilaga, yeah. Yung nilalagyan ko ng... di ba nilalagyan mo gatas pag nilaga? Oo, gatas. Yeah, ilaga akong iba, prito ko yung iba. Sarap sana banana cue. Kaya lang mga sugar. O, dyan, sige, dito mo paharapin. Oo. O, di ba? O, dyan ka. Ganyan, dito. Ay, naku, mali. Dapat sa live natin itong gina nito eh. O, di gawin natin ulit. Ha? Okay. Bye-bye! Bye.